Ugunya upang sumainyo tuwina. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, "Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon'y alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang basic catechism o yung mga unang bagay na ating natututunan bilang Kristiyano ay tatlong bagay. Ang kilalanin, sambahin, at sundin ang Diyos. Ito yung bagay na ginawa ni Jesus. Ang kilalanin ang Diyos. Kung papaanong binantala niya ang kapangyarihan ng Ama upang ang kaniyang buhay ay maging larawan ng pagsunod sa kaniya. Ang ikalawa ay ang kaniyang paglilingkod, dahil ito ang siyang nagbibigay ng kulay sa pagsunod sa Diyos. Kaya po sa Ebanghelyo, ating nakita kung papaanong pinarangalan ni Jesus ang Ama, kung papaanong pinuri niya ang Ama, at kung papaanong pinaglingkuran niya ang Ama, upang sa katotohanan ng buhay
sa pamamagitan ng kaniyang halimbawa, ganun din ang ating gagawin. Ipinapakita sa Ebanghelyo kung papaanong nagsimula at natapos ang lahat sa pangalan ng Ama. Ipinakita rin dito sa ating Ebanghelyo kung papaanong ang pagdalangin ni Jesus para sa lahat ng taong sumusunod sa Kaniya, nawa ay mangyari rin at pagharian ng kabanalan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya po kung titingnan natin sa mas malalim na sitwasyon, kung si Jesus ay ibinigay sa atin upang magpakita nitong mga bagay na ito, ang kilalanin, purihin at paglingkuran ng Diyos sa ating buhay, ito rin ang ating gagawin upang tayo ay makasama sa Kaniyang kaharian. Tatandaan natin na yung tatlong bagay ay palaging umiikot sa ating buhay Kristiyano. Ang una ay ang Diyos ay may tunay na plano sa atin. Kung papaanong ang plano ng Diyos ng kaligtasan ay natupad sa pamamagitan ni Jesus, tayo rin ay mayroong dapat i-accomplish na plano ng Diyos. Ikalawa, tayo ay dapat mag-discern. Isipin nating mabuti kung ano ang tunay na plano ng Diyos sa atin. Palagi nating idaan sa pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at pananalangin kung papaanong tayo ay dinadala sa bagay na gusto Niya. Discernment ay mahalaga upang matupad ang plano at kagustuhan ng Diyos sa atin. Kaya nga si Jesus, kung siya ay gagawa ng maganda at malaking desisyon, palagi niyang idinadaan sa pakikipag-ugnay sa Ama o sa panalangin. Ikatlo, pagkatapos nating ma-discern o malaman ang plano ng Diyos sa atin, we need to accomplish little by little, araw-araw, dahan-dahan nating tutuparin ang plano ng Diyos sa atin. Nauunahin natin na ang Diyos sa ating buhay ay palaging kasama sa ating paglalakbay. Alam din natin sa ating karanasan na naniniwala tayong ito ang plano ng Diyos. Pero sa kalaunan, tayo ay humihiwalay, tayo ay nawawala ng landas, tayo ay umiiba ng tinatahak. Kaya siguro sa kadalasan, hindi tayo nagiging masaya. Kaya ang hamon ng Ebanghelyo ay tanggapin o tanggihan ang plano ng Diyos. At alam natin na kapag ito ay ating tinanggap, katulad ni Jesus, tayo rin ay makakarating sa Kaniyang kaharian katulad ng Kaniyang ipinapanalangin. Habang tayo ay nasa sanlibutan pa at naglalakbay pa sa misyon ng gusto ng Diyos sa atin, magpatuloy tayo sa pagkilala, pagpupuri at paglilingkod sa Kaniya.
Hayaan nating purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Hayaan nating sambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga himala na ginagawa sa ating buhay araw-araw. At tayo ay maglingkod sa abot ng ating kakayahan sapagkat sa katapusan, siya ang ating patutunguhan. Kaya nga sabi ni San Ignacio de Loyola, ito lamang ang tanging magiging paraan upang tayo ay maligtas at makasama niya sa kaharian. Ang kilalanin, purihin, at paglingkuran ang Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinulaan ni Kristo na ating Panginoon ang kaniyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Awa. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, niluwalhati mo ang iyong anak at luluwalhatiin kami sa kaniya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapahina nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hindi. Magsitay na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na palirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundin naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you remain.
that I hold you, even when you let go, and I love you, you must know I am here, I am ever with you. Of your days, I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go, and I love you. You must know I am here, I am ever with you. Announcement, Dakbay Lourdes, May 24 to May 27, 2023. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, na salubungin ang pagdating ng imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado, sa ganap na alas 4:30 ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang June 3, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat, manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangak ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.